Isang mapagpalang araw, Sir Eric. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Sonia Asuncion o mas kilala sa tawag na Aling Iseng at binansagan na Isaw Queen sa aming lugar. 55 anyos na at kasalukuyang naninirahan dito sa Sitio Calle 13 sa lalawigan ng Bicola. Kasama ang aking bunsong anak na may kapansanan. Maiksi kasi ang mga paa nito at mahina ang buto, kaya palagi ito naka-wheelchair. 5 ang aking anak at ang 4 sa kanila ay may sarili ng pamilya. Maliban na lang sa bunso kong anak na nananatili sa aking kalinga. Nasa magkakaibang lalawigan na rin naninirahan ang aking mga anak. Nabubuo lang ang aming pamilya tuwing araw ng Undas, Pasko at Bagong Taon. Iniwan na rin ako ng aking asawa dahil namayapa na itong buhat ng dapuan ito ng malalang karamdaman. Ang ibabahagi kong kwento ay naganap taong dekada 80 noong maka-encounter namin ang mga aswang bago ako tinaguri ang Isaw Queen. Dati itong titulo ng aking yumaong ina na si Nanay Magdalena. Binansagan kami sa ganitong pangalan sapagkat numero 1 ang mga paninda naming isawa sa aming lugar. Lalo na ang tumbong at bituka ng baboy. 1982, Sitio Calle 13, Bicol Region. Sa panahong ito ay nasa edad pa lamang ako ng 13 at nag-aaral sa unang bahagi ng sekundarya. 3 kami magkakapatid na kapwa mga babae. Ako din ang bunso sa aming magkakapatid at katuwang ni Nanay Magdalena sa pagtitinda sa aming munting ihawan sa tabi lang ng kalsada na nagsisilbing main road. Noong una ang tinitinda ng aking ina ay mga pangkaraniwang inihaw tulad ng hotdog, adidas, ulo ng manok at dugo ng baboy. Kaunti lang ang puhunan ni Nanay Magdalena, kaya simple at mumurahin lang ang aming paninda na patok naman sa aming lugar. Lalo na sa pamilyang tinatamad magluto sa kanilang hapunan. Sa panahong ito, hindi pa gaano sibilisado ang aming lugar. At sa katunayan, magkakahiwalay ang kabahayan at maraming punot halaman ang makikita sa magkabila ang gilid ng kalsada. Subalit maraming pamilya na ang naniniraan sa aming lugar. Nakatirik din ang aming bahay sa pinakaloob-looban ng aming sitio. Tuwing magtitinda kami ng aking ina ng mga inihaw sa tabi ng kalsada, ay kulang-kulang 1 metro o 1 kilometro pa ang aming lalakarin bago marating ang labasan. Ang aming paaralan ay may kalayuan din. Pati ang aming pamilihang bayan. Tangi ang tubo sa pagtitinda ng mga inihaw ang pangunahin naming pinagkukunan sa pang-araw-araw. Pambili ng bigas, baon at pamasahe sa eskwela at kung ano-ano pa. Bihira lang din namin makasama ang aming ama na si Tatay Bubot dahil madalas itong umakyat sa bundok para mangaso bit-bit ang kanyang mahaba at makalumang baril na minanapan ito sa aking lolo. Pangangaso lang kasi ang alam na trabaho ng aking ama. Hindi kasi ito nakapag-aral. Sa madaling sabi, ay hindi marunong bumasa at sumulat ang aking ama. Gayunpaman, kahit na wala itong pinag-aralan, para sa akin, si Tatay Bubot ay isang huwarang haligi ng tahanan. Hindi kami nito pinababayaan at hindi rin kami ginugutom. Tuwing wala kaming sasaingin bigas ay naglalako ito ng mga pinitas na gulay sa aming lugar. Bihira lang din itong makahuli ng hayop tuwing mga ngaso. Minsan na rin nakahuli ng baboy ramo ang aking ama. Subalit kadalasan, mga ibon pang gabi na tinatawag na kabog ang nahuhuli nito. Ang kabog ay kawangis ng paniki. Pero di hamak na mas malaki ito at maraming makukuhang karne. Makikita ang ganitong uri ng mga ibon na nakadapo sa mga sanga ng anahaw tuwing sasapit ang dapit hapon.
minsan na may nakakahuli ito ng unggoya at alamida. Noong makahuli si Tatay Bubot ng isang mabangis na baboy, ay agad naman niya itong ibenenta sa bayan. Ang pinagbentahan nito ay hinati ng aking mga magulang, ang kalahati para sa aming munting negosyo at ang kalahati na may para sa mga gastusin sa bahay. Kahit paano'y tumutubo naman ng kaunti si Nanay Magdalena sa mga tinda naming inihaw. Nalulugi lang kami kapag bumubuhos ang malakas na ulan dahil hindi namin ito napapaubos. Minsan, tumutulong din ang dalawa kong nakakatandang kapatid sa pagtitinda kapag araw ng Sabado at Linggo. Pero kadalasan, ako ang kasama ni Nanay sa pagtitinda kapag uwian sa klase. Palaging ubos ang aming inihaw tuwing araw ng aming bakasyon sapagkat tumutulong kami magkakapatid sa pagtitinda. Ika nga, dinudumog ng ilang kalalakihan ang aming pwesto dahil puro nga babae ang nagbabantay. Hindi naman sa nag-aangat ako ng sariling bangko ay ligawin kaming magkakapatid, lalo na si Ate Myla, ang pinakamatanda sa aming tatlo. Kami lang din ang nagtitinda sa tabi ng kalsada kung kaya't wala kaming kakompetensya sa aming negosyo. Nagbago ang lahat nung biglang may asungot na nagtitinda din ng mga inihaw sa kabilang kalsada sa mismong nakatapat lang sa aming nilatagang mesa at parilya na nagsisilbing ihawan. Hindi pamilyar sa aming mag-iina ang itsura ng mag-asawa na nangahas na kumalaban sa aming munting negosyo. Tingin ko noon ay dayo lang din sila sa aming lugar. Sa kabilang dako kasi ng malaking kalsada ay meron ding magkakahiwalay na kalsada at nakatirik doon ang bawat barangay. Halatang sinadya ng mag-asawang makipagkompetensya sa amin dahil sa tapat lang namin sila nagtinda. Kung malawak ang kanilang kaisipan, dapat sana'y sa ibang dako sila naglatag ng mesa. Para sa akin, isa itong malaking pang-iinsulto na tila parang suntok sa buwan. Mahaba ang inilagay nilang lamesa at napakarami nilang paninda. Halatang malaki ang puhunan ng mag-asawa. Dahil napakaraming sari-saring mga karne at laman loob. Malalaking hiwa ng karne na nakatusok sa patpat ng kawayan. Sa unang araw nila sa pagtitinda sa aming lugar ay dinagsa ng mga parokyanong napapadaan sa kalsada ang mga paninda nilang inihaw. Pati ang mga pampasaherong sasakyan ay napapahinto sa tabi ng kalsada upang bumili sa kanila. Hindi naman sa minamaliit ko ang aming paninda ay naiinganyo talaga ako sa usok na nagmumula sa inihaw na barbecue ng ginang. Kakaiba ang aroma nito na talaga namang mapapatulong laway ka. Kahit sinong tao ay mapapabili kapag nalanghap mo ang kakaibang halimuyak sa karne. Nay, napapansin ko unti-unti na tayong nawawalan ng customer. Halos karamihan na suki natin eh. Doon na sa kabila bumibili. Anang ko sa aking ina habang marahan kong pinapaypayan ang mga inihaw kong isaw. Wala namang naging tugon si Nanay Magdalena sa aking sinabi at tahimik lamang ito sa kanyang kinauupuan habang nakamasid sa kabilang kalsada. Pati sina Ate Myla at Ate Lorna ay kunot noong pinasadahan ng tingin ang kabilang ihawan. Makalipas ang ilang sandali, kung saan nag-aagaw na ang dilim at ang liwanag, ay tila hindi nababawasan ang aming paninda. Habang sa kabilang tindahan na may hindi mawalan-walan ng customer. Dati tuwing sumisilip ang dilim, ay napapaubos na namin ang aming paninda. Subalit nang dumating ang dayong mag-asawa, ay nilangaw na ang aming pwesto. Parang madudurog ang puso ko tuwing pinagmamasdan ko ang aking ina. Balungkot ang mukha nito na tila'y parang gustong umiyak. Mabait si Nanay Magdalena, kaya imbis na magalit ito sa mag-asawa na kumalaban sa aming negosyo, mas hinahangad lang nito na manahimik.
Subalit ang kabutihan ng ilaw ng aming tahanan ay kabaliktaran sa ugali ni Ate Myla. Hindi kasi ito pumayag na basta na lang malugi ang negosyo ni Nanay Magdalena. Noong kaunti na lang ang bumibili sa kabilang ihawan ay bigla kaming nagulat ni Ate Lorna sapagkat mabilis na tumawid sa malapad na kalsada si Ate Myla. Batid kong kakausapin nito ang mag-asawa. Sinabihan kami ni Nanay Magdalena na pigilan daw namin si Ate Myla na kumprontahin ang may-ari sa kabilang tindahan. Ganoon kabait ang aming ina. Hindi baling malugi, basta wag lang kaming magkaroon ng kaaway. Maingat kaming tumawid ni Ate Lorna sa kalsada habang palingalinga sa kaliwat kanan at baka mabundol kami ng rumaragasang sasakyan. Lalo na ang mga pampasaherong bus na akala mo'y siga sa daan. Hindi pa nga kami nakakalapit kay Ate Myla ay bigla nitong kinausap ang ginang na may mataas na tono na halatang naiinis. Mawalang galang na po, Manang. Nakikita mo ba ang ihawan sa kabilang kalsada? Bungad na wika at tanong ni Ate Myla. Oo naman, nakikita ko. Hindi naman ako bulag. Bakit mo natanong iha? Tugon naman ang ginang na halos hindi nalalayo ang edad sa aming ina. Eh nakikita nyo naman pala eh. Akala ko kasi bulag ka. Manang, dapat marunong kayong lumugar. Alam nyo namang nagtitinda kami ng inihaw. Dito pa talaga kayo nagtitinda malapit sa amin? Konting respeto naman. Mataray na sagot ni Ate Myla. Mukhang wala sa lugar yung pinagsasabi mo, iha. Dito naman kami nagtitinda sa kabilang kalsada. Ano ba ang masama sa ginagawa namin? Pagmamay-ari mo ba ang kalsadang ito? Kasalanan ko ba kung mabenta ang mga inihaw namin? Aning tanong ng ginang. Matalim na rin ang pagkakatitig nito sa aking nakakatandang kapatid. Wala akong pakialam kung masarap man ang mga paninda ninyong inihaw. Ang nais ko lang, maghanap kayo ng ibang pwesto. Konting respeto naman, Manang. Matagal na nagtitinda ang nanay ko dito. Nakakapirwisyo po kayo sa naghahanap buhay. Tugon muli ni Ate Myla na tila hindi na ginalang ang ginang. Iyon din ang unang pagkakataon na nakita ko si ate kung paano maging maldita. Magalang kasi itong babae at halos lahat ng kanyang binibitawang salita ay hindi mawawala ang po at opo. Sa puntong iyon, pakiramdam ko'y nagbago ang ihip ng hangin sa buong paligid. Bukod kasi sa matalim na titig ng ginang ay halatang galit na rin ang asawa nito habang nakatayo sa bahaging likuran. Hawak ang isang matalas na kutsilyo. Nababasa ko sa mukha ng ginoo na parang nais nitong laslasin ang leeg ni Ate Myla. Pinilit kong pigilan si ate bago pa ito makabitiwa ng masakit na salita na maaring humantong sa malaking gulo. Purisahan ko itong hinila palayo sa tindahan ng dayuhang mag-asawa. Habang si Ate Lorna humingi ng pasensya sa ginang sa ginawang pagtataray ni Ate Myla. Noong makabalik kami sa aming pwesto, pinagalitan ito ni Nanay Magdalena sa pagiging mainitin ang ulo. Ngunit ang sermon ng aking ina ay naaayon sa mabuting pagdidisiplina. Myla anak, mali ang ginawa mo. Dapat hinayaan mo na lang sila. Naghahanap buhay din silang mag-asawa, anak. Anak naman, naghahanap ka ba ng gulo? Sa pinaggagawa mo ganyan, magkakaroon tayo ng kaaway. Wika ni Nanay Magdalena sa aking ate. Nay, hindi po ako naghahanap ng gulo. Sinabihan ko lang po ang ginang, umaari. Ano, hindi sila magtinda malapit sa tapat ng ating pwesto. Mga dayo lang sila sa ating lugar. Tapos ang lakas ng loob nila na magtinda sa tapat natin. Nakakainis talaga. Tugon naman ni Ate Myla habang nakabaling ang paningin sa kabilang ihawan. Agad namang kumalma si Ate Myla nung mahinahon itong kinausap ni Nanay Magdalena at sa katunayan Sir Eric, ang nakakatanda kong kapatid ang mas nakakaunawa sa damdamin ng aming ina, lalo't ito ang panganay. Makalipas ang ilang minuto, sa awa ng Diyos, bumili ang isa kong kaibigang babae.
marami itong biniling isaw. Aniya, gagawin daw niya itong pulutan ng kanyang ama. Napasulyap pa nga sa kabilang tindahan ang kaibigan kong kaklase. Habang iniihaw ko ang binili nitong isaw. At sinabi niya nga, meron na daw kaming kalaban sa pagtitinda. Bagamat sa amin pa rin ito bumili, sapagkat suki namin ito kung saan madalas bumili ang kanyang mga magulang at minsan na may umuutang. Kahit patuloy na dinadagsa ang ihawan sa kabilang kalsada, kahit paano'y may bumibili naman sa amin. Sumapit noon ang alas 9 ng gabi. Kahit na marami pa kami natirang paninda ay nagligpit na kami ng gamit. May kalayuan pa ang aming bahay sa kalsada kaya't kailangan namin makauwi bago pa lumalim ang gabi. Kanya-kanya din ang ginawa naming magkakapatida para mabilis kaming matapos. Noong mailigpit na namin ang kalat at maitali ang mesa sa ilalim ng puno, ay magkakasama na kaming naglakad papasok sa maliit na eskinita, bit-bit ang aming mga gamit, kasama ang maliit na bangko. Bago ako noon makapasok sa makitid na kalsada, ay nagawa ko pang pasadahan ng tingin ang tindahan sa kabilang ihawan at biglang napako ang aking paningin sa pagdating ng dalawang binata at nakangiting lumapit sa ginang. Sir Eric, medyo gwapo ang dalawang lalaki. Malakas ang kanilang dating, kahit payat lang ang mga ito. Ang isang binata ay halos kaedad ni Ate Lorna at ang isa na may hindi nalalayo ang edad kay Ate Myla. Inilihis ko ang aking paningin nung pahapyaw akong sinulyapan ng dalawang binata na walang anumang emosyon ang mga mukha. Noong makauwi kami sa munting bahay, dinatnan namin si Tatay Bubot na nagkakapi sa kusina habang nakapatong sa ibabaw ng lamesa ang mahabang baril na pangangaso niya. May bahid ng dugo ang damit nito, pati ang kanyang mga braso. Gayunpaman, kahit nababalutan ng tuyong dugo ang mga kamay ni Tatay Bubot, ay malugod pa rin kaming magkakapatid na nagmano sa kanya. Nakasanayan na namin gawin yun. Tinanong ni Nanay Magdalena ang aking ama kung bakit maaga itong bumaba sa bundok. Ani nito, nakahuli siya ng malaking baboy ramo na tumitimbang ng mahigit kumulang 40 kilos. Dagdag pa nito, nahirapan siyang buhatin ito pababa ng bundok kung kaya't maraming bahid ng dugo ang kanyang damit. Natuwa kami ni ate, lalong-lalo na si Ate Myla, dahil malaking pera din ang aabuti nito. Minalas man kaming mag-ina sa pagtitinda, ay sinuwerte naman ang aking masipag na ama. Kapag dinala ni Tatay Bubot ang mabangis na hayop sa bayan, ay linis na ito dahil tinanggal na niya ang laman loob. Sa madaling sabi, karni na lang ng baboy ang kanyang ebebenta. Ang mga laman loob na may aming iuulam. Tuwing may huli ang aking ama sa pangangaso, madaling araw pa lang ay tumutungo na ito sa pamilihan ng bayan. Pati si Nanay Magdalena. Unang tilahok pa lang ng manok ay bumabangon na ito sa kama para bumili ng aming paninda. Minsan na may sumasama ako sa aking ina sa pamamalengke. Noong gabing iyon, nakaisip ng magandang ideya ang aking ina kung paano kami makakabawi sa aming puhunan, lalo't kaunti lang ang nabawas sa aming paninda. Kinuha ni Nanay Magdalena ang mga laman loob ng baboy ramo at maiging nilinisan. Pinagsama-sama nito ang bituka, atay at baga ng baboy upang i-marinate para gawing barbecue. Nakadiskarte din ang aking ina ng magandang paraan para maging malinamnam ang mga laman loob nito. Kumuha ito ng maraming buto ng at swete, pinakuluan at isinama sa kanyang minarinate. Anito, kapag matagal nakababad ay mas lalong sumasarap, lalo ang mga laman loob ng baboy ramo. Madaling araw pa lang ay aligaga na kami magkakapatid bumangon sa kama. Naunang nagising ang aking mga magulang dahil may mga mahalagang bagay pa silang gagawin.
Tumungo ang aking ama sa bayan habang si Nani Magdalena na may abala sa paghihiwa ng mga laman loob. Dahil araw noon ang aming bakasyon ay katuwang kami sa lahat ng gawain sa bahay, lalo't puro kami babae. Tumulong si Ate Myla sa paghihiwa ng bituka, habang kami naman ni Ate Lorna ang tagatuhog sa istik. Mga anak, maaga tayong maglatag ng paninda para maaga din tayong makauwi. Wika ni Nanay Magdalena habang nakatuon ang mga mata sa kanyang hinihiwa. Bakit po, Nay? Di ba tanghali tayo nagtitinda ng mga inihaw? Bulalas na tanong ko dito. Paliwanag ni Nanay, mainam na mas maaga kami dahil mayroong kaming kalaban sa aming pagtitinda. Kung sa normal na oras pa rin kami magsisimula, malamang malulugi kami at hindi makakabalik ang puhunan. Sir Eric, matapos naming matuhog sa matulis na patpat ang aming mga paninda, ay kaagad kaming naligo. Ani pa umano ni Nanay, mauna na kami sa aming pwesto. Sa totoo lang, mga kaanito, palagi naman kami ni na Ate Lorna at Ate Myla na nagkukusang maglaba, pero pinipigilan kami ng aming ina sa isang malalim na kadahilanan. Hindi ko alam kung saan kami nagmanang magkakapatid dahil tila allergic kami sa sabong panlaba. Tuwing naglalaba kasi kami, ay palagi nagsusugat ang aming mga kamay. Masyadong maselan ang balat naming magkakapatid kahit lumaki naman kami sa hirap. Matapos naming mag-almusal at naligo, kanya-kanya na kami nagbuhat ni na Ate. Buhat ni Ate Myla ang bilao na naglalaman ng aming paninda at bitbit naman ni Ate Lorna ang mga sausawan at tatlong supot ng uling, habang pasan ko ang dalawang bangko. Tinalo pa namin magkakapatid ang gawain ng isang lalaki. Habang inaayos namin ang lamesa na pagpapatungan ng paninda, ay nagsimula na rin akong magpalingas ng uling sa parilya. Si Ate Lorna naman ay inilatag ng maayos ang aming paninda sa magkabila ang hanay. Hindi rin namin inihalo ang mga natitirang isaw at dugo ng baboy o Betamax kagabi. Hiniwalay namin ang mga ito sa kabilang lalagyan. Noong may sagawa na namin lahat ng preparasyon, ay nakatuon na lang ako sa pag-iihaw. Inuna kong ihawin ang mga lumang isaw at Betamax para hindi ito masira. Bago isa lang sa baga ang mga laman loob ng baboy ramo. Tama nga ang sinabi ni Nanay Magdalena na mabango ang amoy ng laman loob na ibinabad nito magdamag sa aswete kasama ang ibang sangkap. Gayunpaman, magiging tapat naman kami sa aming kostumera na lamang loob ng baboy gubat ang aming paninda para hindi ang mga ito magtaka. Higit sa lahat, karamihan sa aming kababaryo ay gustong-gusto ang lasa ng nasabing baboy. Bukod kasi sa hindi ito masyadong mataba, ay talaga namang malinamnam ang laman nito. Malasado din ang pagkakaihaw ko sa mga isaw, atay at baga, dahil muli ko itong iihawin kapag may bumiling parokyano. Habang marahan kong kinakabkaban ang mga inihaw kong paninda, ay meron na rin namang ilan-ilan na bumibili na napapadaan sa gilid. Maging ang driver ng tricycle ay napapahinto sa aming ihawan para bumili ng isaw na halos paborito ng karamihan. Numero uno din mabenta ang tumbong ng baboy, lalo na sa mga tumador na ginagawang pulutan nito. At dahil kami lang ang nagtitinda ng mga oras na yon, lahat ng parokyano sa amin nagpupunta. Ang galing talaga ng naisip ni Nanay Magdalena. Kung makikipagsabayan kami sa dayong mag-asawa, malamang lalangawin ang aming paninda. Anong oras na, wala pa rin si Nanay? Pati si Tatay hindi pa rin nakakauwi? Wika ni Ate Myla habang nakaupo. Ito kasi ang umahawak ng aming benta. Sonya, umuwi ka muna sa bahay at tignan mo si Nanay kung anong ginagawa. Alas 10 in punto na pero wala pa rin siya.
Dagdag pa ni Ate Myla at inutusan akong umuwi sa bahay. Sa puntong yun, ay ibinigay ko kay Ate Lorna ang pamaypay para ito ang pumalit sa aking pwesto. Si Ate Myla din kasi ang nagsisilbing pangalawa kong ina. Lahat ng sasabihin nito ay malugod kong sinusunod bilang respeto sa nakakatanda. At mang aalis na sana ako ay biglang dumating ang Tatay Bubot, lula ng tricycle. Bumaba ito sa tapat ng aming tindahan. Bit-bit ang ilang mga supot na kanyang pinamili. Binigyan kami nito ng ilang pirasong tinapay para sa aming merienda. Imbis na umuwi ako sa bahay ay nanatili ako sa aming pwesto dahil dumating na nga ang aking ama. May binili na rin itong isda para sa aming pananghalian. Matapos kami nitong bigyan ng tinapay ay agad naman itong umalis. Anito, isasabay na lang ni Nanay Magdalena ang aming pagkain sa tanghalian pagpunta nito sa aming pwesto. Sir Eric, habang tahimik kaming nagmemeryenda at naghihintay ng customer, ay bigla kong nasipat ang dalawang binata sa kabilang kalsada. Bumulong ako sa dalawa kong nakakatandang kapatida at itinuro ang dalawang lalaki gamit ang aking nguso. Ngunit, nang makita ni na Ate Lorna ang mga ito, gumuhit sa kanyang labi ang malapad na ngiti. Maliban lang kay Ate Myla na tila hindi humahanga sa nag-uumapaw na karisma ng dalawang lalaki na halatang magkapatid ang mga to. Ate Myla, tignan mo ang dalawang yun. Di ba ang gwapo nila? Sino kaya sila? Ngayon ko lang sila nakita. Wika ni Ate Lorna at halatang kinikilig ito dahilan para kumunot ang noo ni Ate Myla. Ano naman kung gwapo sila? Hoy Lorna, tigil-tigilan mo ako ha. May pakilig-kilig ka pang nalalaman. At upagin mo muna ang pag-aaral mo. Isipin mo na lang ang katayuan natin sa buhay. Nangako tayo sa ating mga magulang na iahaw natin sila sa kahirapan. Inis na wika ni Ate Myla kay Ate Lorna. Ate naman, minsan lang akong humanga sa ganyang kagwapong mga lalaki. Tsaka ate, araw ng bakasyon ngayon, kaya hindi ko kailangan mag-aral. Hindi ko rin naman nakakalimutan ang pangako natin kina nanay at tatay. Tugon naman ni Ate Lorna at pilyang umiti. Nagalit si Ate Myla sa sinabi ni Ate Lorna, dahilan para makatikim ito ng kurot sa singit. Iwan ko ba kung bakit matigas ang puso ni Ate Myla pagdating sa lalaki? Para kasi itong tomboy kong kumilos. Dumating sa punto na tumawid na sa kalsada ang dalawang binata at nakangiting lumapit sa amin. Nagpakilala ang mga ito sa pangalang Sandro at Pablo. Tama nga ang aking hinala na magkapatid ang dalawa na mismong anak ng dayong mag-asawa. Mas lalong nakaramdam ng inis si Ate Myla nung malaman nito na anak sila ng ginang na kanyang nakasagutan kagabi. Gayunpaman bilang respeto at pakikipagkapwa-tao ay nagpakilala din kami magkakapatida. Bahagyang namula ang pisngi ni Ate Lorna noong sabihin ni Sandro na maganda siyang babae at nais siya nitong maging kaibigan dahilan para lalong mainis si Ate Myla. Bumili pa nga ang mga ito ng isaw at mabilis na nilantakan. Nagtaka din ako kung bakit hindi nila isinausaw sa sarsa ang inihaw na bituka. Iba rin ang presensya ng magkapatida. Pakiwari ko, pilyo silang lalaki at halatang bolero. Dumating na nga sa punto na tila dinidiskartehan na ni Sandro si Ate Lorna sa unang pagkakataon ng kanilang pagkakakilala. Habang kinukuha naman ni Pablo ang loob ni Ate Myla. Dahil literal na malayo ang loob ni Ate Myla sa kalalakihan. Nabigo si Pablo na kausapin ito. Tila nakaramdam ng pagkadismaya at napahiya ang binata sa aming harapan. Maliban na lang kay Sandro na masayang nakikipagkwentuhan kay Ate Lorna. Ilang saglit pa ay biglang dumating ang isang customer na babae na hindi nalalayo ang edad sa dalawa kong ate.
Bumili ito ng ilang pirasong isaw at Betamax. Habang iniihaw ko ang kanyang mga binili, nahahalata ko na panaypakyut ng babae sa dalawang binata. Nagawa pa nito nga hawiin ang kanyang buhok na parang nagpapaganda sa harapan ng magkapatid. Kilala ito sa aming lugar bilang isang maharot na babae. Kung sino-sino na lang ang kinakiringking na mga lalaki, lalo na sa inuman tuwing gabi. Sa madaling sabi, napakalandi nitong babae. Lumapit si Pablo sa aming customer dahil hindi naman ito pinapansin ni Ate Myla. Nagkamayan ang mga ito at nagpalitan ng kanilang mga pangalan. Napakaharot talaga ng nasabing babae dahil nagawa nitong bulungan si Pablo at pilyang umiti na animoy nilalandi ang binata. Matapos kong ihawin ang ilang pirasong ihaw at Betamax, ay dagli itong ibinalot ni Ate Myla kasama ang sarsa na isinalin nito sa maliit na supot. Sinabihan din ito ni Pablo at ang babae na huwag silang maglandian sa harap ng aming tindahan. Makapal talaga ang mukha ng babae dahil patuloy nitong hinaharot ang binata kahit bago pa lang silang magkakilala. Nagawa pa nga nitong hawakan ang matipunong braso ni Pablo na may kasamang pakagat sa labi. Mabuti na lang dumating ang aking ina, dahilan para umalis ang mga ito. Nahalata ko rin na medyo pangit ang ugali ni Sandro. Umalis kasi ito nang walang pasintabi kay Ate Lorna. Sumama ang magkapatid sa malanding babae patungo sa kabilang iskinita. Noong mga panahong yun, mayroong ilang makikipot na daan sa magkabila ang gilid. Tinanong kami ni Nanay Magdalena kung sino ang dalawang lalaki na hindi pamilyar sa kanyang paningin. At sinabi naman ni Ate Myla na mga anak ito ng mag-asawang dayo na aming karibal sa negosyo. Dahil bit-bit na noon ni Nanay ang aming pananghalian ay kumain na rin kami ni Ate. Tapos na rin noon kumain ang aking ina sa aming bahay. Kung kaya't ito ang nagbantay at nag-asikaso sa mga bumibili. Subalit, matapos naming kumain magkakapatida, ilang saglit lang bago magsapit ang alauna in punto, ay biglang dumating ang mag-asawa, dala ang kanilang mga paninda. Buhat ng ginoo ang kwadradong lamesa at inilatag ito sa gilid ng kalsada, dahilan para sumimangot si Ate. Pakiwari ko noon, nakikipagkompetensya talaga ang mga ito sa amin dahil mas lalo nilang inagahan ang pagtitinda ng mga inihaw. Sa tapat pa mismo ng aming pwesto naglatag ng paninda ang mag-asawa. Mas marami din silang inilatag na paninda kumpara kahapon. Malinaw ko rin na nasisilayan kung gaano kalaki ang karne at mga bituka ang nakatuhog sa mga patpat na kawayan. Masasabi ko nga malaki ang inilabas na puhunan ng mag-asawa, bagamat kampante na rin kami ng mga oras na yun, dahil marami naman kaming naibenta. Sir Eric, matapos magpaningas ng apoy sa uling ng ginoo, ay inilagay nito ang kanyang ihawing mga barbecue at isaw sa parilya. Nagtataka na talaga ako kung bakit kakaiba ang aroma na lumalabas sa usok. Napakabango nito at talaga namang nakakatakam. Simula noong mag-ihaw ang ginoo ay agad silang nagkaroon ng mga customer. Halos dinadagsa talaga sila ng mga taong napapadaan sa tabi ng kalsada, lalo na ang mga tricycle driver. Bandang alas 3 ng hapon, kung saan kakaunti na lang ang aming paninda, ay nasipat ko ang magkapatid na tumawid sa kalsada. Hindi kasi agad nakabalik ang dalawa matapos nilang sabayan sa paglalakad ang malanding babae. Lumapit ang dalawang binata sa kanilang mga magulang at bumulong sa ginang. Maya-maya pa ay bigla kong nasipat ang maharot na dalaga na naglalakad patungo sa ihawan ng mag-asawa. Lumapit ito sa dalawang binata at masayang nakipag-usap. Ilang saglit pa, umalis ang mga ito at pumasok sa makitid na daan kung saan naninirahan ang dayong pamilya na aming kakompetensya. Hindi ko sukat akalain na sagad talaga ang pagiging maharot nito.
Sino ba namang babae ang sasama sa dalawang lalaki na bagong kakilala lang na halos hindi pa masyadong bistado ang ugali? At dahil hindi naman ako pakialamerang babae at gayon din ang aking mga nakakatandang kapatida, ay hinayaan na lang namin yun. Pakialam ba namin sa kanila? Itinuon ko na lang ang aking sarili sa pag-iihaw sapagkat doon ako nakatoka. Hindi rin kami naiinggit kung pinipilahan ng mga tao ang kabilang ihawan. Sa awa ng Diyos, napaubos namin mag-iina ang aming paninda pagsapit ng dapit hapon. Mabilis kami nagligpit ng aming mga gamit at dagling umuwi sa bahay. Nung makauwi kami ay nagkataon na paalis ang aking ama. Aakyat ito sa kabundukan para mangaso, bitbit ang kanyang mahabang baril. Nakasaing na rin ito at nakapagluto ng panghapunan ang aming ama. Ganoon kami kaswerteng magkakapatid sa aming ama. Hindi basihan ang edukasyon para magkaroon ng ulirang magulang. Sonya nak, samahan mo ako mamalengke bukas na madaling araw. Kailangan alas 4 pa lang gising ka na ah. Wika ni Nanay Magdalena. Opo nay, maiksing tugon ko naman dito at magilaw ng umiti. Kinabukasan ng madaling araw kung saan madilim pa ang buong paligid ay aligaga kami ni Nanay tumungo sa palengke. Naglakad lang kaming dalawa dahil sayang ang pamasahe lalo't hindi pa naman sumisikat ang araw. Sabi ni Nanay Magdalena, sasakay na lang kami ng tricycle kapag pauwi na lang galing pamalengke. Nung makarating kami sa pamilihang bayan, nagtataka ako kung bakit puro isaw ng manok, bituka ng baboy, tumbong ang pinabili ni Nanay. Bumili din ito ng kaunting dugo na gagawing Betamax. Tinanong ko ang aking ina kung bakit hindi ito bumibili ng karne at Adidas na palagi naming binibenta. Sabi nito, napansin daw umano ni Nanay Magdalena na madaling ibenta at maubos ang mga inihaw na isaw, lalo na ang bituka ng baboy. Higit sa lahat ay mura lang ang kilo nito. Matapos naming mamalengke ay sumakay kami ng tricycle pabalik sa aming lugar. Habang papalapit kami sa aming barangay lula ng tricycle, napansin ko na may ilang tao na naglalakad sa gilid ng kalsada habang umiiyak ang isang ginang. Ang babaeng iyon ay walang iba kundi ang ina ng malanding dalaga. Halos buong pamilya ng haliparot na babae ang marahang naglalakad at bakas sa kanilang mukha ang matinding pagkabahala. Noong makababa kami ni Nanay Magdalena sa tricycle, sa bukana pa mismo ng aming barangay, ay naabutan kami ng pamilyang naglalakad na tila pinagsakluban ng langit at lupa. Tinanong kami ng ginang kung nakita daw ba namin ang kanyang anak na dalaga. Sabi nito, hindi pa raw nakakauwi ang kanyang anak buhat nang umalis pa ito kahapon. Wala namang kaalam-alam ang aking ina tungkol dito, sapagkat kami lang ni Lorna at Ate Myla ang nakakaalam kung sino ang huling kasama ng nawawalang dalaga. Sabi pa umano ng ginang, humingi na ito ng tulong sa barangay, lalo na sa punong kapitan, para mahanap ang kanyang anak. Kagabi pa raw ito hindi makatulog at labis na nag-aalala. Alam din ito na medyo maldita at maharot ang ugali ng kanyang anak na dalaga. Subalit, umuwi naman daw ito tuwing sasapit ang dilim sa kanilang bahay. Balak ko sanang sabihin sa ginang na huling kasama ng kanyang anak ay ang magkapatid na binata na anak ng dayuhang pamilya sa aming lugar. Hindi ko na ito nabanggit pa dahil nagmamadali na nga kami ni Nanay Magdalena. Kailangan pa naming linisan ang mga isaw at bituka dahil imamarinate pa namin to. Noong makauwi kami sa aming munting tahanan, ang dalawa kong nakakatandang kapatid ang naglinis ng aming pinamili. Hindi kasi kami noon ni Nanay nag-agahan bago umalis. Kaya't nakaramdam kami ng gutom. Habang kumakain kami ni Nanay ng almusal, ay nagawa kong sabihin kina Ate Lorna at Ate Myla
ang bigla ang pagkawala ng malanding babae na hindi naman nila ikinagulat. Sabi ni Ate Myla, wala raw siyang pakialam kung mawala ang haliparot na dalaga sapagkat naiinis siya sa ugali nito. Tama naman ang aking ate, nakakaburyo talaga ang ugali ng babaeng yun. Myla, kahit gaano pa kalandi o kasama ang isang babae, ay hindi mo maaaring husgan to. Tao pa rin sila na may pusong nasasaktan. Kung hindi mo gusto ang ugali ng isang tao, hayaan mo na lang. Huwag mo na lang pansinin. Sabat ni nanay sa sinabi ni Ate Myla nung sabihin nito na wala siyang pakialam sa nawawalang babae. Patawad po, Nay. Naiinis lang po talaga ako sa babaeng yun. Pero hindi naman po ako galit sa kanya. Paghingi ng paumanhin ni Ate Myla. Basta ito ang tandaan niyo, mga anak. Kahit nagawa sa inyo ng masama ang isang tao, matuto kayo magpatawad. Dahil walang magandang maidudulot ang pagtanim ng galit sa tao. Maliwanag ba, mga anak ko? Anang muli ni Nanay Magdalena. Tumango na lang kami magkakapatid sa sinabi ni Nanay at malapad nang umiti. Sir Eric, tulad noong ginawa namin kahapon, ay maaga ulit kami nagsimulang magtinda. Nauna kami ni na ate sa labasan dahil mag-aasikaso pa ang aming ina sa bahay. Magluluto na rin ito ng pagkain sa aming pananghalian. Magaling talaga si Nanay Magdalena pagdating sa negosyo dahil tumutugma ang mga sinasabi nito na mabilis lang namin mapapaubos ang mga inihaw na isaw at bituka ng baboy, lalo na ang tumbunga. Bago kasi noon dumating ang aming ina sa tanghaling tapat, ay napaubos na namin ang mga paninda, lalo't hindi pa naglalatag ang aming karibal sa negosyo. Noong makita ng butihin kong ina na simot na ang aming tinda, ay gumuhit sa kanyang mukha ang matamis na ngiti na nagbigay sa akin ng kagaanang loob. Makita ko lang na masaya ang aking ina, ay masaya na rin ako. Ang tagumpay namin ay tagumpay niya rin. Bago kami noon magligpit ng kalat ay kumain na muna kami na magkakapatid. Habang nagsasalo-salo kami sa tabi ng kalsada, ay muli na naman naming natanaw ang mag-asawa na magsisimula ng magtinda. Sa puntong yun, kasama na nila ang dalawang binata na sina Sandro at Pablo. Habang buhat ng mga ito ang mesa at upuan. Bit-bit naman ang kanilang magulang ang mga sisidlan ng mga iihawing karne at mga laman looba. Nay, ano kayang sikretong sangkap ng mag-asawa sa paggawa nila ng mga barbecue? Napakabango kasi ng usok nito. Usisang tanong ko sa aking ina. Hindi ko rin alam, anak, kung ano ang ginagamit nilang sangkap sa pagmamarinate. Pati ako ay nababanguhan sa aroma ng kanilang inihaw. Tugon naman ito habang nakabaling ang paningin sa aking pinggan. Maliliit lang kasi noon na isda ang aming ulam na ibinalod sa dahon ng gabi. Ganito na lang, mga anak, dahil maaga niyong napaubos ang ating paninda, ay ililibre ko kayo ng masarap na ulam. Bibili ako ng 3 pirasong barbecue sa mag-asawa. Dagdag pa ni Nanay Magdalena. Nay naman, huwag ka naman po bumili ng barbecue. Hindi naman kami nagre-reklamo sa ulam. Saka Nay, bakit ka po bibili sa kalaban natin sa negosyo? Pagtutol naman ni Ate Myla. Wala namang masama kung bibili ako sa kanila. Gusto ko rin matikman kung gaano kasarap ang tinda nilang inihaw. Kita nyo naman, palaging dinadagsa ng mga tao ang kanilang ihawin. Paliwanag ni Nanay. Sir Eric, sumama ako sa aking ina patungo sa kabilang tindahan para bumili ng barbecue. Nagsimula na kasing mag-ihaw ang Ginoo habang tumutulong ang dalawang binata sa paglalagay ng napakaraming inihaw sa malaking lamesa. Hindi ko maipaliwanag kung bakit nasasabi ka kong tikman ang mga inihaw. Pakiwari kuya, tumutulo ang aking laway kapag nalalanghap ko ang mabangong aroma ng karne. Magalang na nakipag-usap ang aking ina sa mag-asawa at nagpakilala ang mga ito sa pangalang Aling Glenda at Mang Victorino.
Humingi din ng pasensya ang aking ina sa ginawa ni Ate Myla. Para sa akin mabait naman ang mag-asawa. Nagkataon lang na tinarayan sila ni Ate Myla. Hindi rin lugi ang bibili ng mga paninda nilang inihawa bukod kasi sa malalaki ang pagkakahiwa nito. Mura lang din ang presyo. Habang pumipili si Nanay Magdalena ng mga barbecue na merong taba, lalo't paborito ko ito, ay tila napansin ko ang malalim at makahulugang titig ni Sandro at Pablo. Pinasadahan nila ako ng tingin simula ulo hanggang paa habang nakangisi ang kanilang mga labi. Animoy ang mga titig na iyon ay nagbibigay ng labis na pagkaasiwa sa akin. Para kasi nakakabastos. Hindi ko na lang pinansin ang magkapatid at ibinaling ko na lang ang aking paningin sa kanilang paninda na halos puno ang ibabaw ng lamesa. Iba't ibang uri ang iniihaw nila. Tulad ng atay, baga, maskara at ang pinakapatok nilang inihaw na bituka ng baboy. Bukod pa doon, ang mga laman at taba. Matapos bumili ni Nanay Magdalena ng 3 pirasong barbecue na halos lahat ay merong taba, ay nagpasalamat kami sa ginang sapagkat binigyan pa kami nito ng 2 pirasong barbecue. Agad ko namang nilantakan ang 1 piraso nung makabalik kami sa aming pwesto. Maliban na lang kina Ate Lorna at Ate Myla na hindi man lang ginalaw ang barbecue. Unang kagat ko pa lang sa karne ay talaga namang sarap na sarap ako. Kakaiba ang lasa nito at ubod ng linamnam. Kaya pala dinadagsa ito ng mga tao, pati si Nanay Magdalena. Hindi tinikman ang biniling ulam. Sa madaling sabi, ako lang ang kumain noon. Sabi noon ni Nanay, sa bahay na lang niya ito kakainin. Matapos naming kumain magkakapatid ay saglit na muna kami nagpatunaw ng kinain. Nagsisimula na ring dumami ang mga taong bumibili sa ihawan ni na Aling Glenda at Mang Victorino. Makalipas ang ilang sandali, tulong-tulong kaming nagligpit ng kalat at marahang naglakad pa uwi. Sir Eric, noong makauwi na kami sa bahay, ipinatong ng aking ina ang natirang 4 barbecue sa lamesa. Hindi pa namin noon nagawang magpahinga dahil kailangan pang maglinis ng mga sisidlan. Matapos ang gawaing bahay kung saan-saan nagpapahinga na kami mga magkakapatid sa kasagsagan ng hapon. Habang ang aking ina naman ay naidlip, ay muli ako nakaramdam ng gutom. Dahil may natira namang kanin sa kaldero at may ulam na barbecue sa ibabaw ng lamesa, na ayaw namang galawin ng nakakatanda kong kapatid, ay magalang akong nagpaalam kay Ate Myla na kakainin ko na lang ang kanyang ulam. Hindi ko gagalawin ang kay Ate Lorna dahil naisip ko na ibigay ito sa aking ama. Pag-uwi nito mamayang gabi siyempre o madaling araw galing sa pangangaso. Pumayag naman si Ate Myla na kainin ko ito na labis kong ikinatuwa. Mabilis akong nagsandok ng kanin sa pinggan at dagling naupo sa hapag. Pinili ko ang 1 barbecue kung saan maraming taba. Bawat kagat at nguya ko sa karni ay ninanamnam ko ang sarap. Inuna ko munang lantakan ang laman bago ang malaking hiwa ng taba. Sir Eric, noong 1 piraso na lang ang natitira sa steak na sinadya ko talagang huling kainin, ay bigla kong napansin ang taba na meron itong tinta. Isang nakaukit na marka na may disenyong puso na may nakasulat na letra na hindi ko mabasa sapagkat luto na nga ang taba. Hinawakan ko ang magkabila ang gilid ng malaking hiwa ng taba at napansin ko na ang 1 malaking hiwa ay may nakasulat na letra. May nakatusok din na puso na parang palaso na parang pamilyar sa aking paningin. Sa aking kuryosidad ay ipinaalam ko ito sa 2 kong nakakatandang kapatid. Kinuha ni Ate Myla ang 1 pirasong taba at sinuri ang marka. Nagulat na lamang ako nang bitawan ni Ate Myla ang karne at napatakip sa kanyang bibig. Hindi ko lubos akalain na matutukoy ni Ate ang marka
sa balat ng karne. Ang markang yon ay tatu pala ng malanding babae sa kanyang kaliwang dibdiba. Kaya pala pamilyar sa akin ang marka dahil minsan ko na itong nakita sa laparot na dalaga. Tuwing bumibili ito sa amin, natangi manipis lang na sando ang suot na halos lumuwa na ang malaking dibdiba. Noong makumpirma nga ni ate na tatu iyon ng babae naming kostumera, ay hindi ko mapigilang masuka. Tumungo ako sa aming maliit na lababo na gawa sa kawayan at doon ko isinuka ang aking mga kinain. Dahil walang tigil ako sa pagsusuka na tila bumabaliktad ang aking sikmura, ay naistorbo ang tulog ni Nanay Magdalena. Tinanong ako nito kung ano ang nangyayari sa akin at kung bakit panay ang duwal ko. Nagilalas ang aking ina nung sabihin ni Ate Myla na hindi ordinaryong karne ang mga laman loob at ang tinda ni na Aling Glenda at Mang Victorino, kundi laman at lamang loob ng isang tao. Marahil, hinahalo-halo ng mag-asawa ang karne ng dalaga sa karne ng baboy upang hindi ito mahalata. Kinuha ni nanay ang natitirang barbecue at tumungo sa kusina. Nagpalingas ito ng apoy sa kalan at inilagay ang mga karne sa nagbabagang kahoy. Nagulat kami nang biglang sumabog ang karne, dahilan para tumilapon ang mga nagbabagang kahoy. Paliwanag ng aming ina, paraan iyon para malaman na hindi nga karne ng baboy ang barbecue. Sa puntong yun, kumpirmado nga. Hibla ng karne ng malanding dalaga ang aking nilantakan. Pinalaan kami ni Nanay Magdalena na huwag ipagsabi sa iba ang lihim na aming nalaman. Palihim daw umano niya ito nga ipaparating sa punong kapitan maging sa karatig barangay sapagkat tagaroon ang biktima. Noong araw na iyon ay hindi ako makatulog at palaging nagsusuka tuwing naiisip ko ang aking kinain. Kinagabihan, kung saan umuwi na ang haligi ng aming tahanan, bitbit ang mga nahuli nitong manok na labuyo, ay agad na ipinaalam ni nanay sa aming ama ang tungkol sa bagay na iyon. Bagamat kahit alam na namin ang lihim ng dayong pamilya, ay nagkanwari pa rin kaming walang nalalaman. Tumungo kami ni Nanay Magdalena sa palengke ng madaling araw, kasama si Tatay Bubot. Matapos naming mamalengke, dumiretso kami sa bahay ng kapitan para ipaalam ang tungkol sa aming natuklasan. Tinanong ng aking ina ang punong kapitan kung natagpuan na ba ang nawawalang dalaga. Tulad ng aming inaasahan ay hindi pa umano ito nakikita. Sinabihan kami ni kapitan na huwag munang ipaalam sa pamilya ng biktima at baka gumawa ang mga ito ng malaking iskandalo. Mahirap na nagumawa ng gulo dahil wala pa namang sapat na katibayan para hulihin ang dayong pamilya. Nagdeklara ang punong kapitan ng palihim na operasyon na hindi malalaman ni na Aling Glenda at Mang Victorino. Tuwing magtitinda kaming mag-iina, ay pinapakiramdaman namin ng bawat kilos ng mag-anak sa kabilang ihawan. Buhat kasi noong mawala ang dalaga, ay may ilang pamilya na rin ang nawawalan ng mga alagang baboy sa mga karatig lugar. Isang araw, bumili si Nanay Magdalena ng ilang pirasong kalamansi. Gagamitin niya umano ang kalamansi para alamin kung aswang nga ba ang nasabing pamilya. Inilagay ni nanay ang bunga ng kalamansi sa kanyang bulsa at pumunta sa kabilang ihawan. Bibili ito ng isang pirasong barbecue. Bahagi ng kanyang plano. Hindi pa nga noon nakakalapit ang aking ina sa mismong tindahan ay biglang napatayo si Aling Glenda at bahagyang napaatras. Gayon din ang kanyang asawa. Subalit, hindi sila nagpahalatang natatakot. Pasimple lang naman ang mga itong dumistansya kay nanay. Wala din noon sina Sandro at Pablo. Imbis na bumili ang aking ina, ay humingi na lang ito ng supot at nagkunwaring naubusan kami ng pambalot para hindi siya mahalata ng mga ito.
Sa mga oras na yun, Sir Eric, nakakasiguro na ang aking ina na aswang ang nasabing pamilya. Wala ding kaalam-alam sina Aling Glenda at Mang Victorino na palihim na silang minamatsyagan ng kawani ng barangay. Gumawa ng pagpupulong ang punong kapitana sa aming lugar. Ipinaalam nito na ilang pamilya na iwasang bumili ng mga inihaw sa bagong saltang pamilya sa aming lugar. Bago magdapit hapon na sa mismong araw na yon. Nakita naming mag-iina na bumaba ng tricycle sina Sandro at Pablo kasama ang isang matabang babae. May lalarawan ko rin na isa itong kalapati nga mababa ang lipad. Maiksi ang short at hapit na hapit ang suot na damit. May marka din sa hita at hindi ito masyadong maganda. Masasabi kong mabilis lang makabihag ng ganoong babae, lalo na kapag gwapong mga binata tulad ng magkapatid. Isinama ng dalawang binata ang matabang babae papasok sa kanilang iskinita na napaliligiran ng mga puno sa magkabila ang gilid ng makipot na daan. Kaduda-duda din ang kinikilos ni Sandro at Pablo. Nagagawa pa nga ng mga ito na tapunan ng tingin ang kanilang mga magulang at hindi alam ng dalawang binata na may mga matang nakamasid sa kanila na walang iba kundi ang kawani ng barangaya. Palubog na rin noon ang araw at sigurado nga sisimulan na rin agad ng magkapatid na katayin ang bagong biktima habang abala sa pagtitinda ang kanilang mga magulang. Simula noong nalaman ni Tatay Bubot na may pamilyang aswang na naninirahan sa aming lugar, lalo't kakompetensya namin ito sa negosyo, ay hindi na muna ito masyado nagpapanggabi sa gubat. Pumupunta ito sa aming pwesto at tinutulungan kami sa paglilikpit at pagbubuhat ng gamit. Noong tuluyan na ngang makapasok sa makitid na daan ang magkapatid na binata, kasama ang bayarang babae, ay lumapit sa aming ihawan ang ilang kawani ng barangay at nagkunwaring bibili. Nagkataon din noon na hindi umakyat ng bundok ang aking ama at kasama namin ito sa ihawan. Sinabi ng kawani sa aking mga magulang na uhulihin nila sa akto ang gagawin ni Sandro at Pablo. At kapag nanlaban ang mga ito at kung aswang talaga ang mga ito, ay hindi sila magdadalawang isip na patayin ang mga to. Sir Eric, buhat noong tapunan ng tingin ng magkapatid ang kanilang mga magulang na tila nangungusap ang mga ito gamit ang mga mata, ay nahalata namin nagliligpit na sina Aling Glenda at Mang Victorino. Kaunti na lang noon ang customer na tanging mga driver na lamang ng mga tricycle at jeep na napapahinto sa kanilang ihawan. Matapos nilang magligpit, lalo't kaunti na rin ang kanilang paninda, ay nagmamadaling pumasok ang mga ito sa madilim na iskinita. Bit-bit ang kanilang gamit. Ang bagong bibiktimahin nila ay di hamak na mas triple ang laki sa unang naging biktima. Paniguradong marami silang makukuhaan ng laman at lamang loob, kaya't nagmamadali ang mga itong umuwi. Nung tuluyan ng maglaho sa dilim ang mag-asawa, ay nagsinyasan na ang mga kawani ng barangay sa magkakaibang sulok. Halatang planado at pinaghandaan ng mga ito ang operasyon. Nagsama sa iisang pangkat ang mga barangay tanod at barangay konsihal. Sinabihan kami ni tatay na manatili lang sa aming pwesto at hintayin ang kanyang pagbabalik dahil sasama ito sa gagawing pagtugis sa pamilya ng aswang. Mahigit sa 10 kalalakihan ang pumasok sa makipot at madilim na daan na pinamamahayan ng dayong pamilya. Lahat sila ay may bitbit na mga armas, maliban na lang sa aking ama na tanging solidong kahoy ang hawak dahil hindi naman ito dala ang kanyang mahabang baril sa pangangaso. Napapadasal pa noon ang aking ina na sana'y walang mangyaring masama sa aking tatay Bubot. Lalo't mga halimaw ang kanilang huhulihin. Sir Eric, hindi ko alam ang naging kaganapan dahil hindi ako sumama sa naganap na operasyon. Habang naghihintay kami mag-iina sa kahihinatnan ng mangyayari,
ay may mga napapadaan na tao sa aming tindahan para bumili ng isawa. Hindi pa kasi noon nauubos ang aming paninda, lalo't sinusubaybayan din namin ang bawat galaw ng nasabing pamilya. Ayon na rin sa sinabi ng punong kapitan. Makalipas ang mahigit isa't kalahating oras, ay nakarinig kami ng malakas na sigawan at ilang putok ng barila. Nagmumula ang ingay na iyon sa kinaroroonan ng mga kawani ng lugar kung saan kasama ang haligi ng aming tahanan. Hindi lang isa o dalawa o apat ang narinig namin na putok ng barila, bagkus magkakasunod na putok na nagbigay ng matinding takot sa aming mag-iina. Matapos umalingaw-ngaw ang magkakasunod na putok ng barila, ay muli itong binalot ng katahimikan. Tanging ingay lang ng mga papasaherong sasakyan ang aming naririnig. Ilang saglit pa ay biglang inuluwa ng madilim na daan sa kabilang malawak na kalsada ang kawani ng barangay. Kasama nila ang matabang babae na halos nanlilimahid sa dugo ang suot na kanyang damit. Habang ito'y umiiyak. Ang nagbigay kilabot sa aming mag-iina nung gumuhit sa aming paningin sina Sandro at Pablo na duguan din ang katawan. May tama ang mga ito ng bala sa katawan. Ang nakapagtataka noon Sir Eric kung bakit wala sina Aling Glenda at Mang Victorino. Pumara ng dalawang tricycle ang barangay konsihal. Isinakay sa isang tricycle ang matabang babae at doon naman sa kabilang tricycle ang dugo ang magkapatida. Sumakay din sa dalawang tricycle ang mga kawani sa aming lugar. Maliban na lang sa aking ama na seryoso ang mukha habang naglalakad patungo sa aming kinaroroonan. Paliwanag ni Tatay Bubot, naaktua nila na nilalapastangan ng magkapatida ang matabang babae. Nakahiga ito umano sa mahabang lamesa, katabi ang malaking sangkalan. May mga natamong sugat na ito sa hita at braso na tila hiniwan ng kutsilyo. Halatang hahalayin muna nila ni Sandro ang naturang babae bago katayin. Ani pa umano ni tatay habang minamanmanan nila ang buong paligid sa bahay ng dayuhang pamilya ay bigla silang inatake ng dalawang dampuhalang itim na aso. Mapupula ang mata ng mga ito at matutulis ang guko at ngipin. Isa sa mga kawani ang sugatan buhat nung salakayin sila ng dalawang mabangis na hayop. Mabuti na lang at may baril ang ilang barangay konsehal na pagmamay-ari ng barangay. At walang habas na pinagbabarila ang dalawang dambuhalang aso. Hindi lang sa bala namatay ang mga ito, bagkus pinagtatagapan nila ito. Bukod pa sa dalawang mabangis na hayop, sinalakay din sila ng dalawang binata. Nakipagtagaan umano ang mga ito, ngunit sa kabutihang palad ay nabaril sila ng mga kasamahan ni tatay. Dahil hindi naman napuruhan ang magkapatida, ay tinalian nila ang kamay ng mga ito. Nakumpirma din nila na ang dalawang dambuhalang aso ay sina Aling Glenda at Mang Victorino. Matapos kasing masawi ang mga ito, ay bumalik sa pagiging tao. Hinila nila ang bangkay ng mag-asawa at ipinasok sa loob ng bahay ng mga ito. At walang habas na sinunog kasama ang kanilang kubo. Napasulyap kami sa bahaging itaas sa kabilang kalsada at nakita namin mag-iina ang makapal na usok na halatang natutupok na ang bahay ng pamilyang aswang. Sina Sandro at Pablo namay isinugod sa ospital upang gamutin ang natamong sugat bago dalhin sa kulungan at bahala na umano ang mga pulis sa dalawang binata. Marahil hindi paganap na aswang ang magkakapatida dahil hindi nila nagawang magpalit-anyo bilang halimaw. Nakipaglaban ang mga ito gamit ang matalas na sundang. Mabuti na lang at naisalba pa nila ang matabang babae. Dahil malapit na rin itong katayin na lalo't may mga hiwa na ito na patalim sa buong katawan. Kaya pala duguan din ang katawan nito. Simula noong maglaho sa aming landas ang dayuhang mag-asawa na mismong karibal namin sa negosyo,
sa aming ihawan. Nagpapasalamat din sa aming magkakapatid ang punong kapitan at ang pamilya ng unang biktima. Dahil nagkaroon ng hustisya ang malagim na sinapit ng kamatayan ng kanilang anak. Dahil kami na lang ang may ihawan sa aming lugar, ay talaga namang naging maayos ang takbo ng aming munting negosyo. Pinahiram din ng aming punong barangay ng puhunan ang aking ina. Kung kaya't nagkaroon kami ng sarili at magandang pwesto. Hindi na kami naglalatag ng mesa sa tabi ng kalsada. Bagkus, nagpatayo na ang aking magulang ng maliit na bahay na nagsisilbing ihawan. Naging grill house ito at halos dinadagsa ito ng mga parokyano. Dumating sa punto na hindi lang pagtitinda ng mga inihaw na isaw at bituka ng baboy ang aming ginagawa. Nagsilbi na rin na karinderya ang aming negosyo. Gayunpaman, ang inihaw na isaw ang pumatok sa aming paninda. Tinagurian ang aking ina na isaw queen sa aming lugar sapagkat halos puro mga bituka ang aming paninda at masarap at templado ng aking ina. Sa mga lumipas na panahon ay ako na ang nagpapatakbo ng aming grill house dahil nagkaroon ng magandang trabaho sina Ate Lorna at Ate Myla. Tumigil na rin sa pangangaso ang aking ama at nakatuon na lang ito sa aming malawak na ihawan. Sir Eric, hanggang dito na lang po ang aking kwento. Humihingi po ako ng pasensya kung medyo hindi naging maayos ang pagkakasulat ko. Nangu ito sa sarili kong karanasan. Sa mga nakarinig ng aking kwento, naway magsilbing aral ito at inspirasyon na palaging maging mabait at matulungin sa magulang. Ingatan natin ang mga mahal natin sa buhay, lalo na ang matinding pagsasakripisyo ng ating mga nanay na walang ibang hinahangad kundi mapabuti ang ating mga buhay. Lubos na gumagalang ang inyong masugid na taga-subaybay, Sonia Asuncion ng Sitio Calle 13.